Okay, gawa tayo mga kamugil ng C-Canfor extension na yari sa light material, tubular mga kamugil, no? At mga metal yung gagamitin natin dito. So nakikita nyo, nagbubutas ako mga kamugil dahil dyan tayo papasok dun sa pinakaloob ng kisame mga kamugil. Yung unang gagawin natin dito, pag-aralan muna natin sa loob yung mga sitwasyon ng mga pusti, laki ng mga bakal, o paano natin ipasok yung mga materials dun sa loob na hindi natin pinuputol yung mga hangir bris, kasi isa yan sa nagpapahirap mga kamugil. At unang-una mga kamugil, check natin yung mga roof beam nila kung sakto ba sa level pantay ba lahat. Kapag na-check natin at wala sa level yung mga roof beam nila, so hindi natin pwedeng sundin yon. Kailangan yung paglatag natin yung pinaka-runner natin mga kamugil is makalibil talaga. So ba't tayo, yun, ba't kailangan mga kamukil na uunahin dun sa pinakabahay pag nagkukuha tayo ng o naglalagay tayo ng runner para sa second floor? Kasi mga kamukil, dun tayo kukuha ng reference. Matatapos yan yung second floor mga kamukil, iisang reference lang pagkukuna natin lahat, no? Ganyan yung tirada ko dyan mga kamukil kapag ka second floor extension ng mga ganitong klase. So kailangan mailatag ko yung pinaka-runner dun sa loob ng buo upang yung tibay ng ating runner, kasi yun yung sasalo sa buong second floor nitong ating project mga kamukil, is matibay. Tapos nakalibil na siya para dun na lang tayo kukuha ng libilasyon o reference sa lahat ng mga bakal na ilalagay natin dito sa labas. O pag nalatag na natin yan mga kamukil dyan sa loob ng bahay, madali na lang po yan trabahuin dun sa labas, no? Ito mga kamugil, pagka ganitong klaseng trabaho, ang hirap kasi nito. Kasi yung una-una, gagawa ka ng tatayo ko ng mga pustin, maglalatag ka ng runner na hindi pwedeng baklasin yung bubong yan kung nakikita nyo. Kasi may nakatira pa sa baba, no? So, yan po yung forma ng bubong at yan yung ating gagawa ng second floor extension. So, napakahirap tingnan mga kamugil kapag ka ganito, di ba? Kung wala kang diskarte. Pero dahil sanay tayo sa ganito mga kamugil, dahil halos ng mga project ko is ganito, kaya madali na lang para sa akin mga kamugil yung pagtrabaho ng ganito. Hindi siya sinasabing madali matapos. Madali lang tayo makahanap ng diskarte o paraan dahil sa dami ko nang nasasalamuha ganitong klaseng project. So yan po yung ating tratrabahuin. So yung framing ng kanilang kisame mga kamukil is kahoy pa. Malamang nung unang mga panahon is wala pang metal paring. So dyan mga kamukil yung gagawin natin pinakauna, kailangan maglatag muna tayo ng ating pamatungan. So kailangan ko ng tubular, ipasok muna natin sa loob. So unang-unang ginawa ko mga kamugil, tapos ko na pag-aralan yung loob, yung mga poste, laki ng bakal, nagpapaputol na ako ng tubular dahil yun yung aking ipapatong doon una sa mga rope beam upang dyan ako dadaan. Dyan ako dadaan mga kamugil sa mga tubular na yan. Ayan. So itong bahay to, yan napapansin nyo, walang insulation, no? Ito isang subdivision, may mga architekto, may mga engineer, pero nagtataka ako mga kamukil kung bakit walang insulation. Kaya napakainit sa loob mga kamukil, nasa taas ako ng kisame, malapit na yung bubong. Grabe, parang masusupugit ako mga kamukil pag inabot ako ng isang oras. So yan po yung ating kailangang ipasok, yung channel bar na yun. So, yung isang piraso niyan mga kamukil, mahigit 4,000 plus makapal yung ating gagawin. Napapansin nyo, nagbubutas ako sa roofing mga kamukil, kasi dyan yung tama ng ating tubular na ipapatong natin sa roof beam nitong bahay na to. So chinik ko yung roof beam mga kamukil, papasalamat ako kasi nakalibil. Madalas kasi mga kamukil, nai-encounter ko hindi libilado yung pinaka roof beam, yung pinakadulo ng bahay, kaya kailangan ko pang maglibil doon. So sa paglilibil, gumamit na lang, diskartihan na lang yun dyan doon mga kamukil kung saan yung ipapatong yung ating runner na nakalibil siya talaga, no? O diskartihan na yan. Basta yun yung pinakauna kong gagawin mga kamukil. Kailangan maipasok ko yung runner dito sa loob ng bahay. Yan, dyan. Para dyan ako kukuha ng reference. Yan lang yung isa sa pinakamahirap na gagawin mga kamukil, yung umpisa. Pero pag naumpisahan mo na sa isang bagay, sa pinaka-importanting bagay, tuloy-tuloy na yan hanggang matapos. So yan yung pinaka-problema ko. Kasi dun sa kabila, kung ipapasok ko siya dyan, ipapadaan, may bahay din sa kabila, aabot yung channel bar doon. Siyempre mabigat yung channel bar, baka madisgrasya at maka ano pa tayo ng bahay. So dito natin ipapatong yung channel bar mga kamay sa roof beam na yan, tagus doon. Yan, nakikita nyo may bakal din dyan, poste din yan, tagus doon, bubutasan ko din yung bubong. So yung problema, ano natin ipapapasok dito? Yan, oh. Yan. Yung tinuturo-turo ko mga kamay dyan yung tama ng ating runner. So yung bubong na yan, pati yung si Farless na yan, tanggal yan. Pero saka natin tatanggalin yan kapag naitayo ko na yung second floor sa taas, naka-roofing na tayo. At least
umuulan man, hindi napapasok yung tubig dito sa loob ng bahay kasi may roofing na yung second floor natin. O, ito yung pinaka problema. Papasok ko yung channel bar dyan, hindi siya talaga pwedeng hirap talaga mga kamukilong, napapasin nyo ang daming hangir breeze, no? Saka pangalawa, kontrolado yung pag-apak mo kasi baka mag-collapse yung kisamit, hawak natin yung channel bar na mabigat, delikado. Ang daming pag-isipan, gaya na sabi ko mga kamugil, pag ganito yung trabaho ko, pag magkano yung presyo ko talaga, magkano yung kontrata ko, hindi na talaga ako nagpapatawad mga kamugil, kasi ako presyong makamasa lang tayo, no? Hindi po yung araw yung binabayaran nyo dito sa amin, kundi yung skill po namin, unang-una yung pag-iisip, kasi hindi po basta-basta lang na gagawa ka ng second floor na ipapatong mo na lang basta-basta yung mga laki ng pusti, yung bigat na ipapatong, kailangan mo pang kumputin kung kaya ba sa pusti, kaya ba ng mga bakal na nilalagay dyan. So hindi po madali yung ganitong klaseng trabaho. Ayan, nakikita nyo mga kamukil, naglalatag ako ng tansi, naka-eskwala po yan na nakasunod dun sa pinaka-roof beam natin, kasi putol po dyan yung ating roof beam, may design na kaliteril kasi itong bahay na to, kaya kailangan straight yung ating runner papunta dyan. So gumamit ako ng tansi na naka-eskwala para yun na lang yung tatapatin natin paglatag natin ng ating channel bar. So hirap, higa-higa style mga kamukil. So yan, dyan banda mga kamukil nakikita nyo, may channel bar na akong nakalagay, nakalatag na, no? So yung pagpasok nyo mga kamukil at paglagay, hindi ko nabidyohan kasi sobrang busy ko mga kamukil. Po yan po yung pinakadugtungan niya, yung banda sa ulo ko mga kamukil, buo po yan tubular. Yung dito naman banda sa paa ko is yun yung dinugtong ko. So nung naipikit ko na, naipulwil ko na yung pagdugtong dun sa labas, sinampiran o nagtsapa ako mga kamukil ng 50 cm na siyang hahawak both side po, at saka ipupulwil natin. Yan. So yan na po yung forma niya mga kamukil, nakatagos na po yung bakal. So yung lapad nito mga kamukil, 390 cm. Yung taas naman nito is 10 meters, no? O nasa mga 1M yung budget ni busing dito, no? Aabot to ng 1M. Yan, kasi isang opisina to yung gagawin dito, kaya pagandahan yung diskarte dito. Bukas mga kamugil, yung may pedestal, yan yung may mga puste sa baba, yan yung pinakaharap, no? Kaya inuuna ko doon yung may channel bar na kausli mga kamugil, kasi yan na yung ating reference sa lahat ng gagawin natin dito. Thank you mga kamugil, maraming salamat.